Hello, good afternoon, or magandang tanghali mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa mga kapwa ko Davao Inyo, Davao Region, sa buong Mindanao, at sa lahat ng mga Bisaya around the world. Hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Andito ako sa aking Department of Kitchen. Kape-kape mga lalabs, mga vayots, no? At sa mga kapwa ko din po OFWs around the world, hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. At kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, dalawa, no? Unang-una, itong birthday pa lang ngayon ng ating First Lady, Lisa Cucac Araneta Marcos, ngayong araw na to. At binati siya ng kanyang asawa. Natural naman yun, eh. So, pangalawa nating topic ay inilabas ni Senadora Amy Marcos. Hindi na siya ngayon Senadora, si Tridora Amy Marcos, yung yung grupo, no, ng mga tatakbong senador next year under sa Partido Federal ni Bongbong Marcos at ng lakas si MD ay kasama siya. Nagko po. Sige, mamaya yung kay Amy. So, dito muna tayo sa ating First Lady Cucac. Happy birthday, Lisa Araneta Cucac Marcos. Cucac. 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 So, binati daw. Ito sa Facebook page man ito ni Bongbong Marcos. No, na binati niyang asawa niya. To my beautiful wife, Lisa Marcos. Oh. On this day, you deserve to slow down and be celebrated by those who hold you dearest. Sandro, Simon, Vincent, and I are most grateful for you. Oh, nga kasi under disaya ka, Bongbong Marcos. Kapag hindi ka mag-grate or hindi ka sumunod kay Cucac, black eye ka. Happy birthday, my first lady. Cucac, Cucac. Caption ng Pangulo sa kanya. Oh, so ano na naman tumamayang gabi dyan sa Pilipinas. Malamang, mayroon na namang concert, mayroon na namang inuman, may singhutan, may batakan, at kung ano-ano pa. Baka yung ending yan, mayroon pang torjakan kapag mga bangag na sila, no? According to Kati Binag. Ayun, kapag nalalango na kung kahit sino-sino na yung tumitira sa mga ladies, sa mga babaeng bangag. So, sana naman natin, no, gagastos na naman ng millions of pesos ng taxpayers' money mamayang gabi dyan sa Malacañang sa birthday ng isang palakang first lady. So, dito tayo, mga lalabs, mga bayot, sa pangalawa nating topic. Ayon dito sa balita ng News 5, 17 hours ago, inilabas ni Senadora Amy Marcos ang aniyay line-up senatorial candidate ng administrasyon ni President Bongbong Marcos sa 2025 election. Tandaan niyo mga lalabs, mga bayot. First week of October ay simula na ng filing of certificate of candidacy for next year, 2025, midterm senatorial election. So kaya ngayon nakafocus ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa pagnanakaw ng pira ng kataong bayan, sa pangunguna po ng ayuda. Yung mga binigyan ng ayuda, mahirap pa rin, pero yung namigay, sobrang yaman, mga billionaires o mga multimillionaires, yung mga kongresistang humihimod, dumidila sa puwet at bayag ni Romualdez. No? So, sila lang yung mayaman. So, busy sila ngayon, meeting, ganyan. So sabi pa dito, kasunod nito ng unang pulong ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kinabibilangan ng Partido ng Pangulo na Partido Federal ng Pilipinas or PFP, Partido, ito yung Nationalist Party, Nationalist People's Coalition or NPC, Nationalista Party or NP, at National Unity Party or INUP. So ito yun sila mga nagbi-meeting. So pinag-uunahan hindi ni Bongbong Marcos kundi ni Martin Romualdez. Kung sino pa yung hindi man lang umabot sa 1 point ang kanyang survey.
Siya pa yung nangunguna, 0.8. Putang inang yan, kakahiya. So, kabilang sa listahan. O, ito. Kabilang sa listahan, matawa kayo dito. Number one, si Manny Pacquiao. Nakakatawa lang si Pacquiao, no? Na talagang parang bawang. Nagmisto lang bawang si Pacquiao, no? Kahit sa ang kandidato, andoon siya o nang uuto. Simula pa yung kay Gloria hanggang kay si Duterte. Hindi naman niya yung binuto dahil nagbinay siya eh. Nung nanalo si Duterte, abay, nagsinungaling pa itong born again na ito, na na-burn again na si Pacquiao. Nasabi niya eh, kaya doon binuto niya si Duterte dahil doon sa kanyang joke ba ni Duterte na pupunta sa West Philippines at mag-jet ski. Pero hindi naman si Duterte sinusuportahan nito ni Manny Pacquiao. So, nakakatawa lang, no? Kinapalan talaga ni Manny Pacquiao yung kanyang mukha. Talagang nagpakawalang hiya si Pacquiao. Bakit? Noong panahon ng eleksyon, tumakbo itong presidente 2022. Ang sabi niya, kapag siya ay manalo, ipapakulong daw niya si Imelda Marcos. So, saan siya ngayon? Nasa pamilya, nasa lineup ng Marcos. Di ba nakakahiya? Yung mga sinuka mo, nilunok mo ulit. Iyo, kadiri. O, so, itong si Benhur Abalos, na kung saan ay kamuntikang mag-walk out doon sa Senate hearing kahapon, kasama yung taga-QOJC, hindi niya kinain taga-QOJC, no? So, napigilan yun ng isang babae doon. Ayun. Kaya, todo, ano ngayon, andun siya sa Black Rider ng GMA7 yun, na parang teleserye ba yun? Nag-artista para makilala. Wala naman itong, Diyos ko po, yung si Benhur Abalos, si Bongbong Marcos, ngumingi sa kaliwa, siya naman sa kanan, ngiwi sa kaliwa, lingiwi sa kanan. Mag-best friend nga sila, parehong ngiwi. So, Benhur Abalos, pangatlo, ito, yung manggagamit na si Francis Tolentino na dating PDP, kumalas. Dahil tingin siguro ni Francis Tolentino, wala na ang PDP. Doon, mabunga yung puno ng Partido Federal at ng lakas si MD, so lumipat doon. At nakakatawa pa, no, parang si Bongbong Marcos lang din ito, walang hiya, makapalang mukha. Sabi ni Bibi Sara, nung umalis na si Bibi Sara sa gabinete ni Bongbong Marcos, kinausap pa daw, di umano, sabi ni Bibi Sara, si Inday ni Pangulong Bongbong Marcos na kung pwede, suportahan yung mga senatorial candidate sa next year ni Pangulong Bongbong Marcos. Bagag naong, no? Bagag talaga. Ito din si Francis Tolentino, parang nangihingi din yata ng suporta kay Tatay Digong nung nagpaalam na umalis na sa PDP. Kaya sabi ni Tatay Digong, kung umalis ka, bakit ka pa kita susuportahan? O, di po ba? So, pang-apat, Bong Revilla. Ay, Diyos ko po, baka sasayaw na naman to ng budots no, like nung 2018, boboto na naman ninyo to. Diyos ko po, maawa na kayo sa Pilipinas. Kaya hindi tayo umuunlad. Dahil bumuboto tayo ng mga ganito, no? Ay, nako po. O, ito yung nagpapakipot na kala mo'y babaeng virgin na si Erwin Tolfo. Sinabi niya dati, hindi siya tatakbo. Pero andun, andito. Panglima siya sa line-up ni Bongbong Marcos. Kaya sunod-sunuran siya ngayon. Dati, parang ni Duterte, hangang-hanga akong Erwin Tolfo. Anong nangyari ngayon? Parang, umihimod, sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Ganito pala yung mga Tolfo. Bumabahag din pala yung buntot na nagtitigas-tigasan, nag-aangas-angasan, ganyan. Tapos, ayun, yung ending, akala mo kuting, sa tabi, yes sir. Ay, nako po, Erwin Tolfo talaga. O, sabi niya pa sa interview, hindi daw pa niya alam, no? Hindi pa niya pwedeng pangalanan kung sino yung mga nasa, ano, no? Sa tawag dito, senatorial lineup ng Partido Federal, hindi niya kayang sabihin sa media, sa publiko, na andun yung mukha niya, andun yung pangalan niya. Nahiya siguro. So, ito, Tito Soto. Ay, Diyos ko po.
Ilang dekada to siya, halos 3 dekada. Ewan ko kung ano yung mga, ano ba yung mga nagawa ni Tito Soto, anong mga batas na gawa ni Tito Soto na napakinabangan ng taong bayan, research na lang. Lacson, Ping Lacson. Ay, sila ulit. Lalo na itong si, ito si Ping Lacson, no? Kunwari, dati, ano tayo? Hanga tayo sa kanya dahil hindi siya tumatanggap ng kanyang mga bonus o kung mga kung ano-ano dyan, no? Ek-ek niya. Pero later on, nalaman natin na kaya pala talamak ngayon yung nakawan sa pira ng taong bayan dyan sa Congress pati sa Senate dahil siya yung may, siya yung promotor, si Ping Lacson, ng certification by liquidation. Hindi na nililiquidate, no, yung mga nagastos na yung mga MOOA. So, sinicertify na lang. Nagbibigay na yung certification na ganito yung nag... Wala na. Hindi na pwedeng busisiin or sisilipin mo lang imbestigahan. So, no. Sa lahat lang to, Pacquiao, Abalos, Tolentino, Bongrevilla, Tolfo, Erwin Tolfo, Tito Soto, Ping Lacson, lalo na si Lito Lapid, na parang nana to na natutulog, hindi to nagsasalita. Ay, akala nga natin pipi to. Pero nung na-involve ang kanyang pangalan doon sa Pugo, sa Purac, Pampanga na na-raid, biglang nagsalita sa Senate hearing si Lito Lapid at dinipinsahan ang kanyang sarili. Wala man doon, wala na. Oh, Abi Binay, Diyos ko po, yung magkapatid, Junjun at Abi, tatandaan ninyo, na nagsuntukan sila doon pa sa simbahan dahil nag-aagawan sa pwisto. mga walang breeding, mga putragis. Pia Cayetano, sabi nila, umaka Duterte sila, pero saan siya? Oh, Camille Villar, oh, isa sa nambiruan yata ito silang mayaman sa buong Pilipinas. Gusto pang mamuliti ka, no? Eh, Diyos ko po, wag to ibang boto dahil bakit hindi nila ramdam ang kahirapan. Marami silang negosyo, mayaman na to, magpapayaman pa. Wag na to iboto, Camille Villar. Ay, ito tayo sa huli. Ay, Amy Marcos. Taray, sabi na nga ba eh. Ginagamit noon ang Duterte para manalo si Bongbong Marcos pagka-presidente. Hanggang sa kahuli-hulihan, gamit ang Duterte. Duterte forever daw siya dahil malaki ang ano daw, no? Malaki ang utang na loob nila sa Duterte dahil kay Pangulong Duterte, pinalibing yung tatay niya na hindi malibing-libing yung bangkay, yung katawang patay na, katawang lupa, sa libingan ng mga bayani. So, bukod tangi si Pangulong Duterte, nagpalibing noon by all means. Kahit tinaharangan pa siya ng mga makakaliwang grupong Pink CPP at mga makakaliwang grupong komunistang terorista, hindi nagpatinag si Pangulong Duterte. Pinalibing. So Duterte forever daw, may pa kontra-kontra bida pa si, kinukontra pa ni Senadora Amy Marcos, si Bongbong Marcos, patungkol doon sa next topic natin yan. Yung, ano ba tawag dito? Yung mga, yung IDCA, base militar, binolgar ni Senadora Amy Marcos, na walang ginastos na kahit 5 dolyng ang Amerika sa pagpatayo ng mga base militar na binigay ni Bongbong Marcos. Pilipino taxpayers ang gumastos. At yun, binulgar din niya itong huli na 1.4 kada araw yung budget ng flood control, tapos wala. Marami siyang mga pangugpagkontra sa administrasyon ni Bongbong Marcos, pero kasali siya sa listahan. See? So, dito natin makikita na talagang si Ivy Marcos, hindi talaga niya ilalaglag kapatid niya. Of course, kapatid niya yan eh. So, gamitin lang ang mga Duterte. Paikot-ikotin lang tayo na magka-Duterte siya. Ganyan. So, never na to. Never na talaga.